Yan, isang araw pa sinasabi ko naman sa inyo na meron ako isang vlog na nakita na isang retired general na sinasabi niya na yan talagang si Katapang ay personal na tauhan ni Pinoy. Kaya nga nawiwirduhan nung yung iba na bakit yan ang inappoint na bilang diyan sa Bilibid. So medyo something weird daw na bakit isang talagang hindi nga ano eh, hindi lang siya masasabi nating dilawan dahil siya ay inappoint dati ni Pinoy, pero talagang kaklase pa daw ni Pinoy ito. Dati talagang kasama niya daw talaga ni Pinoy ito, kasamang nagpapabagsak daw sa Pangulong Marcos noon. Kaya nga nagtataka yung iba bakit naipasok ito. Yun ang hindi natin alam. Dapat ngayon mag-ingay ang... Oo, sabi nga eh, asa na yung mga loyalistang nagsasabing dilawan? Bakit hindi nagsasalita ngayon? Nga na naman kayo. Bulag na naman kayong mga tanso. Bakit lagi kayong bulag-bulagan? Asan na kayong mga tanso? Ba't hindi kayo nagsasalita tungkol dito? Habang ibinabalik ang mga dilawan sa gobyerno at tinatanggal ang mga matitinong inappoint ni Pangulong Duterte, bakit hindi kayo magsalitang dilawan-dilawan? Ano kaya ninyong sabihan ng dilawan? Ako lang. At saka yung mga nagising na mga Marcos loyalist vlogger lang ang tinatawag ninyong dilawan. Pero yung mga ina-appoint na talagang tunay na dilawan, hindi nyo matawag na dilawan. Alam nyo kung bakit? Kasi bulag talaga kayo. Ang bulag, hindi nila alam na bulag sila. Unity nga daw kasi ipukpok nyo sa mga ulo nyo yung unity nyo. Hindi nyo nga ma-unite yung mga Marcos loyalist vlogger. Unity pa kayong nalalaman. Ang tawag sa inyo, hindi unity, bulag. Bulag, bulag, bulag ang mga tanso. Bulag ang tanso, bulag ang tanso, bulag ang tanso. Kailan kayo magigising? Ah, hindi na nga pala talaga. Kasi ang bulag, ako po, wala yan. Sabi nga eh, madaling gisingin ang tulog, pero ang nagtutulog-tulugan, hindi mo talaga magigising yan. Yung mga tanso, nagtutulog-tulugan. Di magsama-sama kayo. Huwag kayong magre-reklamo ha pagka dumami na naman ng droga sa kalsada ha. Pag dumami na naman ng krimen, huwag kayong magre-reklamo ha. You deserve it. Bakit? Bulag kasi kayo eh. Damay-damay to. Tandaan ninyo. Ano ang natagpuan ni Pangulong Duterte nung siya ay naging presidente, di ba? Ultimo sa loob, nagluluto. Nawala na. Ngayon, ewan ko sa inyo. Bulag kasi kayo. Lagbu. Ano kaya ang reaction ni PRRD? Puntahan ko kaya siya sa Davao, no? Interview. Mr. President, pwede ba kitang puntahan sa Davao? Mag-rides tayo, tas kain tayo nung ano, yung... Ano ba yung kinakaw-kaw na ganun? Yung ayaw pa pabit-bit sa eroplano, gustong-gusto pa naman ni Mocha yun. Ay nako, marami ngayon ang naawa sa sitwasyon ni General Bantag, low moral at dismayado umano ito sa pangyayari, lalo na di umano sa ginawa sa kanya ng Marcos administration matapos itong suspindihin sa serbisyo. Ayon kay Bantag, lalaban di umano siya ng patayan, hindi daw siya papayag na makulong. Dagdag pa ni Bantag, iba pa rin talaga kapag nandyan si President Duterte dahil dito sila humuhugot ng lakas ng loob at inspirasyon. Aminado si Bantag na nanganganib na umano ang kanyang buhay matapos tanggalan ito ng security. Nang tanungin ni Katunying si General Bantag kung nakikita niyo ba yung eksena na to na kayo ang nagkukulong, baka dumating ang pagkakataon, kayo naman ang ipapasok sa selda. Naatagta rin ako ng kino doon. Kaya ipapahintulot ko bang makulong ako?
patayin na lang ninyo ako. Kung sasabihin nila akong target nila, pagpapatayan na lang kami ng gobyernong ito. Ang langgam nga, kumakagat kahit maliit eh. Maapakan mo yan, kumakagat. Ganun pa rin naman ang spirit namin lumalaban. Pero hindi nakatulad noon na mayroon kami talagang presidente digong na talagang doon kami rin humuhugot ng tapang din. Nalulungkot umano si General Bantag dahil parang anak na walang ama ang ating mahal na Pilipinas ngayon dahil nagsibalikan na umano ang tiwaling opisyal na sinuspindi noon ni President Duterte. Inilagay daw siya ni President Duterte noon para bantayan at disiplinahin ang loob ng Bucor. Ngunit nasayang lamang daw ito dahil ngayon wala na si President Duterte sa pwesto. Matapos daw kasing masuspend si General Bantag ay pinatatanggal din ang ibang jail officer sa Bilibid at ipinalit ang dating sinibak na noon sa panahon ng Duterte administration. Ang tanong, naaawa at nalulungkot din ba kayo sa sitwasyon ngayon ni General Bantag? Ano ang masasabi niyo rito mga kababayan? So kung ganon, medyo makapunta na tayo ngayon sa solusyon para sa paghanap ng mastermind. So, ibig naman sabihin, ang tanong ko dito ay, sino ba ang makapag-control at sino ba ang tao para tumupad itong tatlong gang leader na wala naman silang interest na personal? Eh di, kung sino yung kinatatakutan nila, sino pa bang pwedeng katatakutan dyan sa Bilibid? Sa Bukor, edi, si Gerard, General, Director General Bantag. Di ba? Oo. Oh. Di ba? So kung ganun, ano lang sa akin yan? Conclusion lang yan. Pero malay mo, baka meron, di ba? Pero ito pa, nakakinig kayo. Naba, naparinarinig ko kailan lang, kanina lang, ang sinabi ni Secretary Boy Remulla na masterminds, may S. Ibig sabihin, hindi lang si General Bantag ang maaring mastermind. May isip, may papa, dalawa raw ang mastermind. So, ngayon, katanungin ko kayo ngayon, ano ba ang interest ni General Bantag para pwedeng sabihin na siya nga nagpapatay at nagutos na patayin si Kapersi Lapid? Ito po ang aking masasabi na pwede ko sabihin may probable cause na siya nga ang nagutos na patayin si Percy Lapid. Number one, circumstance. Noong September 5, 2022, ang nangyari, nagpalabas si Kapersi Lapid sa kanyang Facebook ng kanyang live show na kung saan ay kanyang ipinakita yung video na makikita doon na napakaraming kutse na nakaparada sa gilid ng kalsada at nakita yung bahay at tinawag niya, iyon ay mga kutse na labing isa ni Cinderella. O lalaking Cinderella ng Department of Justice. At nakita ang bahay na two story, sabi, iyon ang mansion ng lalaking Cinderella sa Department of Justice. Wala siyang pinangalanan kung sino yung Cinderella. Pero makukunik mo sa iba niyang vlog na ang Cinderella ay walang iba na tinutukoy niya kundi si Gerald Bantag. So ngayon, nakakatawa. May nabasa rin ako na nung nagsalita si General Bantag, mukhang sabog na sa ata siya. Sabi niya, wala akong bahay! Wala akong mansion! Sabi niya, o sige, nakakatira lang daw siya sa ordinaryong bahay. Tapos, nung tinanong siya, eh kotse, meron ka bang kotse? Ah, hindi ko kotse yun! Kotse ng kapitbahay! Ha? Kapitbahay? Ibig sabihin doon ka nakatira sa mansion. Bakit mo sinabi kapitbahay? Kotse ng kapitbahay? O, yan ang masasabi ko dyan. So, ibig sabihin, kapag ang isda ay isda, mahuli mo sa bunganga. Okay? Yan ang masasabi ko. Ano ba bang bago? So, ang bago dito ay medyo lalalim tayo ngayon. Meron pa bang iba na mastermind o maaring middleman lamang si Mr. General Gerard Bantag? Malalaman natin yan sa kasusunod sa pag-inog ng paghahanap ng mga ebidensya. Maraming salamat po. Boying Remulla. Ha? Ito ngayon, susundin ko lang pagpapaalam ng style ni Percy Lapid. Magandang gabi, General Bantag! Magandang gabi po. Ako po si Attorney Toto Causi. Ngayon, magsasalita tayo sa Tagalog. Kasi maraming nagre-request sa una kong vlog na English. Sabi na tatagalogin ko na raw. Eh, kahit ako Bisaya, pagpasensya na kung aking tono ay tunog Ilonggo. Ha?
So anyway, ang ating pag-usapan sa ngayon po ay ang tinatawag na ano na ba ang pinaka huling balita tungkol sa pagpapatay kay Percy Lapid na isang komentarista na aming kliyente noong nabuhay pa siya na kung saan ang kanyang lahat na libel case ay naipanalo namin. Okay, ito na tayo ngayon. Si Director Bantag ba talaga ang umutos na pumatay kay Percy? O marami pang iba? Titingnan natin atin ayon sa bagong detalye na nakuha. Noong kaninang umaga, alas 11, ay naglabas ng report si Doktora Raquel Fortun na isa sa dalawang expert pathologist sa Pilipinas at inanunsyo niya kung ano ang resulta ng pangalawang autopsy sa katawan ng middleman na pinangalanan na si Crisanto June Villamor Igluba na unang nautopsiya ng National Bureau of Investigation na kung saan ay wala silang nakita na physical na sugat kaya sila nagkukunklud na he died by natural cause. So ito ngayon, sa anunsyo naman ni Dr. Raquel Fortun, sinabi niya na namatay si middleman ng pangalan niya si June Villamor Igluba sa pamamagitan ng pagpasuot ng cellophane o plastic sa kanyang ulo hanggat siya malagutan ng hininga. At ang dagdag dito, nakakuha ng sample na ihi si Dr. Fortun sa katawan ni middleman June Villamor Igluba at nakakitaan din ng testingan positive sa shabu na kung tawagin sa scientific name ay methamphetamine hydrochloride. So, in short, klaro na ang pagkakamatay ng middleman ay talagang pinatay, hindi namatay. At pangalawa, meron siyang shabu na nakita sa kanyang ihi. So, ibig sabihin, pwedeng mangyari na habang siya ay pinapatay sa pamamagitan ng paglagay ng cellophane sa kanyang ulo para hindi siya makahinga, siya ay maaaring nakashabu. Okay? So, kung ganun, hindi importante yan. Ang importante sa ngayon ay meron ang conclusion ng ating expert na talagang pinatay si middleman June Villamor Igluba na pinangalanan ng sumuko at umamin na tao na siyero ang pumatay kay Percy Lapid. Ng pangalan ng sumuko ay si Joel Escorial E. Salve na sinasabi niya na siya ay tubong Javier Leyte na sinabi niya rin later na itong si Crisanto Villamor E. Palanya o Gluba ay kababata niya sa Javier Leyte. At pinangalanan niya rin ang isang middleman maliban dyan kay Villamor na si Christopher Bakuto na isa niya rin kababata doon sa Javier Leyte, although ibang barangay lang siya. Sila ni Joel Escariol ay taga barangay Javier. Okay. Ano na ang kasunod nangyari? So kung ito ngayon kinonfirm na ni Dr. Raquel Fortun na talagang pinatay yung mastermind, anong oras siya pinatay? Ito, tatantya tayo kung anong oras siya pinatay. Ayon sa unang autopsy report nilagay nung doktor na nag-examine na inanunsyo nila na patay si Villamor alas 2:05 ng hapon. Ngayon, matanong natin, siya daw ay namatay matapos siyang isinugod doon sa hospital ng National Bilibid Prison. So, ibig sabihin, nung sinusugod pala siya doon, patay na siya. Kaya lang, ganun ang mga palakaran o patakaran sa ospital. Kapag dumating na patay, tatawagin lang dead on arrival. Pero kahit na ibig sabihin, matagal na siyang namatay, mga ilang minuto pa nakalipas, dead on arrival pa rin ang sasabihin ng mga doktor. Next. Titingnan natin, anong araw ba siya namatay? 18 po ng Oktubre. So kung 18 ng Oktubre,
Ano naman ang meron na nangyari sa 18 ng Oktubre? Alas 10 po, naging 18 ng Oktubre, ay pinresenta ni Secretary Binhar Abalos itong si Joel Escorial na umamin na siya raw pumatay at isinuko pang baril na ginamit niya sa pagpatay kay Kaper Silapid. At itong baril ay nakonfirma na sa Ballistic Examination of Philippine National Police na siyang mismong baril yung kanyang sinuko na ginamit sa pagpatay kay Percy Lapid, dahil naikumpara nila pariho ang guhit sa bala na nakita sa inuba na sasakyan ni Percy Lapid at ang guhit na nakuha nung tinesting itong baril na ito sa Ballistic Examination. Okay? So ngayon, sa ngayon pala nag-usap tayo, wala nang problema ngayon sa integridad nitong self-confessed gunman na siya nga talaga. Siya nga. So ngayon, dahil pinangalanan niya itong si Mr. Villamor, ano naman ang nangyari kasunod? Alas 10 yun. So, alas 11:59 ng umaga, isang minuto bago mag-alas 12, itong kapatid ni Mr. John Villamor na ang pinangalanan na si Marisa ay nakatanggap ng text message. At ang sinabi sa text message, kung ako man mamatay, ay sabi niya, ingatan mo ang mensahe kong ito, na kung ako ay mamatay, sabihin mo sa kanila ni Joel Escorial na ang utak sa pag-utos sa pagpapatay kay Kaper Silapid ay ang tatlong ulo ng tatlong gang. At ang unang gang na sinabi ay Sputnik Gang, Batang City Jail, at Happy Gulaki Gang. So, hindi niya pinangalanan ang pangalan, yun lang sinabi, basta ulo o commander ng tatlong gang na yun. Tapos sabi niya, pero kung buhay, itago mo lang sikreto na yan. Ang problema, namatay si Mr. Villamor. So dahil namatay, ito ngayon, yung Marisa ay lumapit kay Mr. Roy Mabasa at hindi natapos ang usapan, pumunta siya kay Senator Raffy Tolpo at si Secretary Erwin Tolpo at nagpatulong sa John. Pagkatapos doon, hiniling ni Secretary Erwin Tolpo at Senator Raffy Tolpo kay Justice Secretary Boying Remulla na ilalagay sa Witness Protection Program itong Marisa, at nailagay nga. So ito ngayon, dahil sa sinumbong ni Marisa, inutos ngayon ng Department of Justice Secretary Boying Remulla na kunin sa kustudiya ng National Binibid Prison itong tatlong ulo ng tatlong gang na Happy Gulaki, Sputnik at Batang City Jail. At nang sa kamay na ito ng National Bureau of Investigation, kinanong sila at ang isa roon ay umamin na naman. So pangalawang pag-amin ito. Kung saan sinabi rito ng kinuwento, parang pelikula daw. Yan ang pag-describe ni Mr. Boying Remulla, Secretary. Parang pelikula raw ang kwento na pagpatay sa middleman. So ngayon, kung buhay pa siya ng alas 11:59, ibig sabihin, sa oras na yun, pwede mong sabihin, reaction yun ng mastermind na ipapatay dahil nakita niya sa television na lumabas yung pumatay at umamin. So para hindi, para maitago ang sikreto, pinatay na ngayon itong middleman. Tandaan mo, sa panahon na yun, ng 11:59 a.m., ay hindi pa alam nung Bilibid kung sino ang mga taong pinangalanan ni Joel Escorial na siya nag-utos sa kanya o sa kanyang kausap sa loob ng Bilibid. So, ibig sabihin, kahit hindi pa nabanggit ni Joel Escorial kung sino, alam na Mr. Bain kung sino papatayin. Yan, ngayon, ang ebidensya laban sa inyo. Okay. So, ngayon, ang pinatay, ang kasunod doon, alas 2:25, namatay. So, ngayon, ang tanong, sino ba ang nagpapatay sa middleman? Ang sagot, ang nagpapatay sa middleman, siya rin ang nag-utos para patayin si Kaper Silapid. Sino yon? Kayo na sumagot. Pero kung anong hula nyo, yan din ang aking sagot. At ito ay nababase sa kung sino ang may control sa National Binibid Prison at kung sino ang taong yun na susundin ng tatlong ulo ng tatlong gang
Tandaan niyo, ang tatlong ulo ng tatlong gang ay hindi man lamang tinira ni Percy Lapid sa kanyang lahat ng programa sa radyo. So anong interest nila para patayin si Percy Lapid? Ang interest lamang nila ay natakot sila sa umuntos. Kaya ginawa nila itong patay ni Middleman para maitago ngayon ang sikreto na hawak ng Middleman.